Galak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Mga minamahal na mga kapatid, muli ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinagdadasal ngayon, mga biyayang ating hinihiling sa Panginoong Diyos sa tulong at panalangin ng ating dakilang patron, Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging karapat dapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo ngayong ang kasalanan at kamatayay kanyang natalo upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking ng ngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hopi naman ay may isang alagad na babae na ang pangalay Tabita. Sa Griego ang kanyang pangalin ay Dorcas, na ang ibig sabihin usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid na sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa.
Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siya magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'ng bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit, may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan. Kaya ako sinabi na walang makalalapit sa aking malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos.
Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. At lagi po kayong welcome dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Atin munang palakpakan, purihin ng Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. At alam kong parang kay aantok-antok na dahil sa ating panahon. Ganun din ang ating dakilang patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin siya. Padre Pio, handang makinig sa lahat ng ating mga ibinubulong ngayon. Alam ko, bawat isa sa atin ngayon, maraming ibinubulong kay Padre Pio. Sana'y gumaling, sana'y matupad na ang matagal nang ipinapanalangin sa kanya. No? At naway baunin ninyo ang kanyang pagkapala at kagalingan sa inyong pag-uwi. Ito ang pagkain. Kahapon, lagi nating pinag-uusapan ang tungkol sa pagkain. No? Tungkol kay Jesus. No? At dahil sa usapan tungkol sa Eucharistia, tungkol kay Jesus bilang pagkain, bilang inumin. Marami ang umalis sa kanyang mga alagad. Marami ang hindi makapaniwala na ang kanilang tatanggapin ay si Jesus, no? Sa komunyon. Hindi nila matanggap yan. Kaya marami ang umalis kay Jesus. Iniwanan si Jesus. At kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, saan pupunta ang taong umaalis sa Diyos? Saan pupunta ang mga taong tumatalikod sa Kanya? No? Kung inyong pagninilayan, saan sila pupunta? Yung ikaw ay iniwanan mo sa Jesus at may pinuntahan kang iyong buhay, ano kayang buhay yon? Pag wala ang Diyos, anong buhay meron ka? No? Kaya marami sa mga alagad ay umalis. At tinanong din niya yung 12 niyang alagad. Kaya ang sabi niya, ibig din ba ninyong umalis? No? Sabi nila, saan po kami pupunta? Kayo ang nagbibigay ng buhay. At napakaganda ng sagot na ito ni Simon Pedro. At kita ninyo ang kahangahangang pananampalatayang ito. Anong kanyang nagawa nung siya'y nanatili lagi kay Jesus? Sa kabila ng kanyang pagiging tao, kita ninyo, anong kanyang nagawa sa unang pagbasa na ating napakinggan? Nakapagpagaling ng maraming may sakit. No? Yan ang nagawa ng isang lumalapit kay Jesus. Nakabumuhay ng patay. Binuhay niya si Dorcas, no? Isang patay, isang babaeng matuwid, mapagmahal sa mga balo at ulila. Nalaman ni San Pedro na namatay, pinuntahan, pinagaling, binuhay, no? Mga minamahal na mga kapatid, kung inyong palalalimin ang inyong pananalig sa ating Panginoon, marami kayong magagawa. Kung palalalimin ninyo ang inyong pagtitiwala sa Panginoong Diyos, marami kayong bagay na mahahagip sa ating Panginoon. Kaya nga, nawa, sa banal na misang ito, na tayo sama-sama ngayon, pag tinanggap natin siya, pagsabi ay ang katawan ni Kristo, amen. Yung pag-amen natin, yung pagtanggap natin sa Kanya, no? Nawa, buong pananalig, buong pagsamba natin siyang igalang at tanggapin. No? Simon Pedro, sabi niya, wala na kaming pupuntahan kundi sa iyo lamang, Panginoon. At alam niya na pagka ikaw ay umalis sa Diyos, ibang buhay ang tatahakin mo.
Maraming mga tao ang hindi matanggap yan sapagkat meron silang gustong buhay. May gustong tahaking buhay. Halimbawa, anong mga mabibigat na turo ni Jesus sa panahon natin ngayon? Ang buhay ng kabanalan, ang kabanalan ng buhay. Kita ninyo sa panahon ngayon, ang aborsyon parang normal lamang. Mabigat na turo pero hindi matanggap ng iba. Ang kabanalan ng buhay mag-asawa. Mabigat na turo, hindi matanggap ng iba. Kaya ang adultery napakadaling gawin. Kaya lumalayo sila kay Jesus. Kita ninyo, kapag kayo'y lumayo kay Jesus sa kanyang mga turo, ang susundin mo yung sarili mong gustong mangyari sa buhay mo. At diyan, nagiging mabigat ang takbo ng buhay ng tao. Nagiging komplikado kasi lumalayo sa mga mabibigat na sinasabi ni Jesus. Ayaw pakinggan, ayaw sundin. Kaya sabi ni Simon, saan po kami pupunta? Ikaw ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nawa, mga minamahal na mga kapatid, pahalagahan natin ang ating buhay sa kabila, yung eternal life. Marahil, kung inyong tatanungin ang inyong sarili, pinahalagahan ko ba yung magiging buhay ko sa kabila? No? Yung eternal life, binabalyo nyo ba yan, ang eternal life? No? Baka baliwala tayo, yung ba pinagkakaabalahan mo ngayon sa panahong ito, magdadala sa iyo, sa Panginoon, balang araw, sa buhay na walang hanggan. Kaya nawa, sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, tayo'y akayin niya sa tamang daan, papunta hanggang doon sa piling ng Diyos sa kabilang buhay. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayanig, ito din ay tumahimik na ang puon ay tumindig bilang hukom natin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi na masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang lahat sa pigig ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus,
ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel, narigisi awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana, sa kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagal. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang
dito sa lupa para nang sa langit. Iyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaitulog sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kami malalakbay sa Kanya'y dumudulog. Si Jesus lamang ang tangi na sa kapayapaan ng buong sansinuko. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Purihin ka Diyos amang lumikha ng lahat. At liwanag.
sama mapaman sa iyo kaming lahat ay magdiriwa. Tanggapin mo't gawin inapay ng buhay pagkain sa amin kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Di man karapat dapat kami malalakbay, tanggapin mo ang aming payag na alay. Sa aming Reyna at Ina, dalhin kami kay Jesus ang aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay pagkain sa amin kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay pagkain sa amin kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin at pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya.
amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais natin palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam na umaga at ikalima ng hapon, kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang lahat ng inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, nabuhay na si Kristo nga, tingari at manunubos.